Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me again, Mahalia! Yung mahal mo. Nani? At ayun, natapos din ang season 3 ng The House of Kolob. At sure ako makakapag-focus na tayo sa ating vlog! Kung hindi man twice a week, once a week meron akong update sa inyo. Kasi dito na ulit ako magpo-focus sa inyo. Syempre, alam kong gustong-gusto niyo yun. Bago ako magpo-focus sa aking vlog, may i-reveal muna ako sa inyo. Wow! Alam ko naman na may naririnig kayong chismis na may naliligaw sa akin. Alam ko hindi lahat ay alam yon. Ngayon ko lang siya ilalabas dito sa YouTube channel ko since hindi naman lahat ay alam yon. Mostly ang alam lang ata yung mga nagpa-follow sa akin sa The House of Call. So back to topic, bibigyan ko muna kayo ng short story about him. So yun na kami nakilala ko lalaki sa The House of Collab. First impression mo pa lang sa kanya. Mapapasabi ka talang, ay, Pac-boy! Kaya first impression ng karamihan ay isa siyang Pac-boy. Siyempre ako din, nakala ko sa kanya, Pac-boy ito. Yun talaga yung unang tingin ko sa kanya. I see sa The House of Collab kasi kami kailangan namin makipag-collab sa ibang content creator. At yun na nga nakapag-collab tayo kay Carlin Pin. Yung suitor ko. Dati. Wow! Dati! Yun lang. Kumain ka na kasi tapos na ako natikman ko na lahat eh. Ikaw na lang hindi ko natitikman. Oh! Alam naman ng iba na nagsimula lahat yung love story namin sa content, Collab. Hanggang sa umabot sa shinip kami ng mga tao, nabuang Carlia, at mas naging malapit sa isa't isa since kami parati yung magkasama, since kami yung tinatandem. Pero alam ng iba na dati pala is ayoko talaga sa kanya kasi nga takot-takot sa pogi. Di dahil at takot ako kasi nga mostly ganun is Pac-boy. Pero di ko naman ginadjust yung ibang pogi dyan. Wala lang. Takot lang din ako. Basta parang goal ko talaga is focus lang talaga sa career. Yun kasi yung goal ko kung ba't ako pumasok ng The House of Collab eh. Hindi ko alam kung ba't ako napasok sa ganito. Pero ito ate yung tinatawag ng destiny. Basta. Di wala lang talaga akong choice ba eh. Bumabot yung time na nanligaw na siya, ganun. Nung pumasok na kami sa season 3. So ayun na, una akong pumasok. Pinasok din siya ng The House of Collab mga ilang weeks din. At doon ako nanligaw siya sa akin. Napipressure yung utak ko. Pero gusto nito. Ayaw nito, pero gusto nito. Alam niyo yun? Pero sinunod ko to. Tinignan ko na, sige, ligaw lang naman, try lang. Pero habang tumatagal, masakilala mo, masakilala ko kung sino siya, mali pala ako. Lalong-lalo na nakilala ko siya, kung paano siya gumanaw sa bahay nila, kung paano siya makitungo sa family niya, kasi sobrang bait niya sa mga kapatid niya, parents niya. Pero kung dati man, ay yun talaga siya, may tinatawag naman tayong may nagbabago para sa tamang tao. Wow! Ano siya? Kaya dumating na yung oras na feel kong tamang oras na para sagutin siya. Before ako nakapag-decide na sasagutin si Carl, pumunta kami ng Iloilo. Nag-travel kami. Doon ko plinano paano makipag-set up kay Ate Nick, which is yung ate niya, para sagutin yung kapatid niya. Wow! Supportive Ate Nick, shout out! At may konting problema lang kami kasi nga na-booking ako. At that time, na-booking talaga ako. Alam niya na yung plano ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Tutuloy ko pa ba? Parang against attack. Kaya na bulgar, ganun. Pero parang mas maganda ko itutuloy ko pa rin eh. Kaya tinanalay namin pag-uwi dito sa condo. Dito ko na po tatapusin ang aking vlog. So, ito po pala yung matutuloyan namin. Then, iaakit ko na lang kayo mamay, papakita ko sa inyo. Ate. Yung konting pasilip lang naman kung ano meron doon sa condo. Ito ka mo naman, pati ako. Hmm? Parang na lang muna natin dito. Ah, sige. Doon na kayo sa loob. So, yan guys. Pakita tayo sa condo natin. Oh.
mo. Hindi. Sis, may kaka yung babae ngayon. Wow! Nunaan mo ko eh! Ano? Adi! Huwag iset up ako ng ganito. Siguro ito na yung end. Tamang oras siguro kita na magandang kong kagawin. Nag-wrestling. Nag-wrestling ko ang kagawin. Para na makagaw ko yung cellphone. As in, nagka-ano-ano. Nakalimot niya. Nakalimot, nagkapasana ako. Nakalimot siya. Kaya ayaw ko talaga ibigay yung cellphone. Alam, dapat romantic to. Bakit pa ako? Wait lang. Nakalimot ako umiyak. Wala naman ako special yung ano kasi ano speech defect mo. Speech defect pa rin. Ano ba ngayon? 20. Sabihin mo, may division na tayong once again. Ayoko lang ganito. Sige na yung team mo. Gusto ko yung mga draw. Sa akin na sa kondo? Totoo! Totoo! Ako! Ah, ikaw! Thank you! Hindi, may kaya po. Mag-take you, mag-balik ka. Kami pa mga nag-regret. Surprise! Na-surprise ka ba? Ay, sa'yo pa lang. Dito na yun. Ay, ano ba? Oo! Ano ba natin ka? Ano ba natin na? Kaya nga, gano'n? Wala, I love you? Yeah! Ayun natin nga! Walang script! Hindi ba script na ito? Impromptu yan, impromptu. So I love you, ha? Love you. Love you. What? It's your smile, your face, your lips that I'm in. You might kiss the bride. Thank you pala kay Ate Nick at saka kay Kuya at saka kay Ate sa pag-set up nito. Thank you po. Kaya lang ba? Magkano ba yun? 5,000. Kaya magbabayad nito ah. Ano kayo magkano? Hindi na naman na rin. Iba yung worth ng pagkawa. Ang lahat ng kapiling kaya hindi ako sure kung tama talaga tong desisyon ko pero sana supportahan niyo ko kung ano man yung magiging desisyon ko. Ang totoong supporter naman ay susuportahan ng kanilang idolo. Kung ano yung mas magpapasaya sa kanila, di ba? Kaya sa lahat po ng mga nagsusuporta sa akin simula una, thank you so much po. At syempre, may aabangan kayo sa susunod na vlog ko kung bakit nandito na ako sa Manila at kung bakit plano ko na ding palipatin ng mga kapatid ko dito. Don't forget to like, share, and subscribe at sa gumulik pagkikita. Paalam!